sa ating video ngayong araw po ng Linggo. So, time check tayo. 2:30 po ng hapon. Kanina, ang ganda ng panahon. Ngayon, maganda pa rin naman po. Yun nga lang, sobrang ayan na, lakas ng alon. Sobrang lakas ng hangin. And, nataon pa po na high tide. Ayan. So, yung ating beach nourishment, yung buhangin. Naku, ayan na. Ayan na. Lakas talagang yung hampas po ng alon ay umaabot dito sa may seawall, no? Ayan, no? Basa na. Ayan. So, yung ating buhangin dito, no, ay talagang hinahampas po ng malamas na alon. Pero, huwag po kayong mag-alala, no? Dahil, mamaya yan, kitang-kita yung lapad, yung ganda, yung formation, yung sloping ng buhangin. Dahil dito po sa alon. So sa ngayon nakikita natin, no, may mga pailan-ilan na po na nakapasok ng mga kalat dito. Gaya po nito. Ayan. Dahil po yan sa lakas ng alon ngayon. So parang napapadalas ulit, no, since yesterday. Pagdating po ng hapon, talagang naglalakihan na ulit yung alon and sobrang lakas din po ng hangin. So anong oras pa lang ngayon, no? Alas 2:30. Yan, no, lalaki po. Huge. So lapit tayo dun sa may ano, buhangin. Hindi ko alam kung merong tayong low pressure ngayon, no? Or may bagyo bang papasok sa ating bansa. At ganito, no, medyo naglalakihan yung alon ngayon dito. So ipasilip ko pa sa inyo. Yan yung ano natin ngayon, no? Level pa rin naman ng seawall at yun, no, binabayunga ng malakas na alon. Pero pagdating mamaya yan ng low tide, naku po, ang ganda ng sloping ng buhangin. Ito kasing level ng Black Sand ngayon, which is level po ng seawall, ay ipapatas po yan, no, i-spread pa yan papunta sa may dagat. So hindi po talaga ganyan kataas yung level po ng Black Sand, kasi papatungan pa yan ng puting buhangin or ng dolomite sand. Ano? Pero so far, hindi pa naman sobrang dami yung nakakapasok ngayon na basura dahil sa lakas ng alon at hangin. Pailan-ilan pa lang po. Expected na yan, no, na pagdating ng June, pagpasok ng June, eh yan na nga po yung ano, yung typhoon season. So talagang maganda na karatiin na, no, karatiin o araruin na agad itong ating ano, beach nourishment, dahil baka mas matagalan lalo dahil sa ayan na tagulan, typhoon season na sa ating bansa pagdating nga po pagpasok ng buwan ng Hunyo. Pero syempre, huwag po kayong mag-alala dahil meron tayong nakalatag dito po, no, ng mga geotubes. Again, no, geotubes as beach protection ng ating beach nourishment. Ano, no? Lalaki ng alon. Oops!
Kaya no, pagmasdan nyo po, no, pag patras na yung ano, yung halon, talagang makikita nyo na yung ano, yung lawak po ng beach front, yung lawak ng kinalat na buhangin dahil sa halon. Yan, napakaganda. Mamaya yan, mga bandang alas 5, no, or alas 4, talagang mas malawak po yan dahil low tide na. At makikita nyo yung dating area na yan, ito po na puro bato-bato, tapos ayun nga, sobrang dulas dahil sa malumot. Ngayon ayan na po, natabunan na ng ano, black sand, ano. So sa ngayon nga po, yung ating beach nourishment ay nasa 810 meters na yung haba po. So dito po tayo sa may Padre Paura Outfall. Ayan, nakikita nyo. So ito yung ano po, no, silk curtain yung nilalatag nila dyan. So this is different po, no, sa trash boom. Ayan, yun yung parang uod na nakikita natin dito sa malapit sa beach nourishment. Ayan, dahil high tide, malakas yung alon, malakas yung hangin. So ayan yung itsura ng sa may Dolomite Sand po, no. And ito medyo, dito pala, dito yung medyo marami-raming kalat na napadpad. Ayan. Karamihan mga plastic bottles na naman po, no. So andun yung dagat, no, mismong nasa loob ng Dolomite Sand. Ayan. Mga Jayo bugs dito rin po. Ang ganda, no? Ang ganda, minus lang talaga yung mga kalat, pero ang ganda nung buhangin, no, nung black sand. Ayan, so nakikita nyo po ba yan, no? Ganyan po kalakas yung ano, hangin ngayon dito. So yung iba nating contractor, no, may mga ginagawa pa rin sila dito kahit Sunday. Yung para po yan sa outfall ng Remedios. So ayan, no. Sa lakas ng hangin, lakas ng alon, pero ayun po, may enjoy yung lakas ng hangin ngayon dito dahil hindi nga sa mabantot, no. Hindi sa amoy burak, amoy utot. So ito sa lakas ng hangin eh nalaglag din. Ayan, yun yung ginawa nilang nakaharang dito sa seawall. Check natin dito. Since Sunday, wala ganong ano ngayon na trabaho yung ating contractor. Sa lakas po ng hangin yan, nalaglag na. So mamaya yan, no, baka pagdating ng alas 4 eh dadagsaan naman yung mga tao dito.
And yung iba nga ay bumababa dyan sa buhanginan po, naglalakad-lakad. Pero patuloy pa rin po no, ang pagbabantay ng ating mga kapulisan dito, ang ating Coast Guard. Patuloy din po ang pagbabantay. Yan. Kahit ganitong ano, direct yung araw, oh, alas 2:30, mag-alas 3, eh may mga umaakit pa rin sa seawall, no? Sumisilip sa bagong Manila Bay po ngayon. Pero yun nga no, ang malaking pagkakaibahan po ngayon ng ating Manila Bay na pag ganito, malakas yung alon, malakas yung hangin, malalaki yung alon, as expected, supposedly, tambak na yung mga basura dito. Marami ng mga kalat, pero ayan sa nakikita nyo no, merong mga kalat, pero talagang very minimal. Sobrang konti po yung pumapasok kahit na ganyan na malalaki yung alon at malalakas yung hangin. So ito yung mga bakante pa sa bakante ng puno ng nyog na kailangan taniman, no? Tataniman ng ating DNR. So may bago na namang nakadao ngayon na cruise ship dyan sa may port area. Pakita ko po sa inyo, no, yung nakadao ngayon dyan na cruise ship. Yan, medyo foggy lang yung ating ano. Yan, ito po. Yan, for the meantime, ito po muna yung ating update. Ngayong araw po ng Linggo. And bukas, update naman po tayo. Mga panibagong ganap dito. And hopefully, makita natin yung mga bagong dating, no, this week na mga bagong buhangin para sa pagpapatuloy po ng beach nourishment bilang bahagi nga po ng Manila Bay Rehabilitation. So ito po muna yung ating update. Maraming salamat and ingat po tayong lahat. Stay safe and stay healthy. Maraming salamat po.